We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Narito na ang maunang balita. Water sampling sa mga PVC pipe na exposed sa mga drainage project isinagawa sa Dagupan City. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Kasabay ng malawakang konstruksyon ng mga drainage canal sa bahagi ng Arellano Street, ganun din sa AB Fernandez East, makikitang exposed na ang mga PVC pipe ng Pamana Water Corporation Dagupan. Kaya isinabay na rin ang water sampling sa lahat ng kabahayan na siniservisyohan ng water distributor. Kinuha ng sample yung tubig, tapos i-testing yata na sa laboratory. Oo, okay naman. Para naman makita natin kung may bacteria o wala. Kasi ginagamit natin. Ayon sa pamunuan ng Pamana Water Corporation, bagamat may na-discovering breakage sa ilang water pipes, ligtas ang tubig para sa concessionaires. Wala po silang dapat ikabahala kasi po yung mga linya natin, selyado naman po yan. Kasabay ng drainage construction, ang upgrading sa PVC pipes ng Pamana Water. Malaking tulong ito para sa mas malakas na water pressure sa iba't ibang lugar sa Dagupan City. Hindi po may iwasan yung mga breakage doon na kuminsan po yung mga breakage hindi rin lumilitaw. Nagiging cause po yun ng low pressure dahil po mga leakage na hindi na sa surface. Ang ginawa po natin ngayon, totally po, pinapalitan na natin ng bagong tubo para po mas durable na lang. Giit ng pamunuan ng Pamana Water Corporation na hindi nakakaapekto sa supply ng tubig ang sabay-sabay na drainage construction sa Dagupan City. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, magpapatuloy ang pag-uulan sa ilang bahagi ng Luzon dahil sa hanging habagat. Ayon sa PAGASA, apektado ng habagat ang western section ng Luzon. Posible pa rin ang mga local thunderstorms sa iba pang panig ng bansa. Ngayong umaga, asahan na ang pag-uulan sa ilang bahagi ng Pangasinan at Central Luzon base yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Magpapatuloy yan at magiging malawakan pagsapit ng hapon. Posible muli ang heavy to intense rain sa ilang lugar, kaya dapat maging alerto mula sa banta ng baha o landslide. Mga kapuso, tila magiging challenging sa atin ang parating na July dahil tatlo o apat na bagyo ang posibleng pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, matataas ang tsansa ng landfall ng potensyal na bagyo sa Luzon o Visayas. Kung hindi man tatama ay tiyak na palalakasin nito ang monsoon rains. Nasa 900 estudyante magtatapos sa Calasieu Comprehensive National High School sa pagbabalik ng face-to-face graduation. Tunghayan sa report. Nasa 900 na grade 12 students ng Calasieu Comprehensive National High School ang magtatapos sa July 15. Ayon sa pamunuan ng paaralan, walang dropout sa mga estudyante. Meron na raw kasing ginagawang remedial classes sa kada grading period. Graduation ng umaga. Para sa mga grade 12, we were going to start early. Sabi ko, start tayo ng 7 a.m. Okay. So 7 a.m., nagpo-processional na ang mga bata with their parents. Para pagkatapos nun, let's say matapos siya after mga lunch time siguro, alauna, susunod naman yung mga mag-moving up. Malaking bagay raw ang pagbabalik ng face-to-face klase sa pag-aaral ng mga estudyante. Ayon pa sa DepEd Region 1, mas marami rin ang achievers na bibigyan ng special awards sa iba't ibang larangan. Kasi nung araw, yung top 10 lang talaga ang nire-recognize natin. Naisip ng kagawaran ng edukasyon na
Yun namang mga talagang nagsikap at nakaabot din naman sa mataas-taas na nagrado ay bibigyan din natin ng pagkilala. Muli ring ibinalik ang face-to-face graduation at 100% occupancy sa venue. Voluntaryo na lamang din ang pagsusuot ng face mask. Sa kabila nito, nagpaalala ang CHD1 na sumunod sa health and safety protocols. Recommended pa rin po namin yung magsuot ng face mask para meron pong protection against COVID-19. Pero kung yung lugar naman po ay open space, maganda po ang daloy ng hangin, maluwag po at pwedeng mag-physical distancing, maaari na po nating hindi suot yung ating mga face mask. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Hinihinalang mga 10 na recover sa wreckage ng Titan submersible at Detroit City sa Amerika na balot ng usok dahil sa wildfire sa Canada. Tunghayan sa Globalita. Nadiskubre ang pinaghihinala ang mga 10 sa nasirang Titan submersible na unang naglayag sa karagatan upang mag-imbestiga sa isang siglong lumubog na Titanic. Makatutulong daw ang mga nakuhang debris ng Titan submersible upang matunton ang sanhi ng pagsabog. Ang nasirang deep sea submersible ay pinamamahalaan ng Ocean Gate Expeditions. Nakuha ang mga debris sa seabed 1,600 feet mula sa dulo ng Titanic. Nabalot ng usok ang Detroit City dahil sa patuloy at lumalagablab na Canadian wildfires. Pinaalalahanan ng otoridad ang mga residente na manatili sa loob ng kanilang bahay dahil sa masamang epekto ng usok sa kalusugan. Nasa air quality alert din ang Western Iowa, Illinois, Wisconsin, Michigan at Ohio dahil sa pinangangambang pagkalat ng usok. Apektado rin ang air quality sa New York State, New Jersey, Washington DC at bahagi ng North Carolina. CJ Torida para sa Mornings with GMA Regional TV. Rider na nag-overtake sa pakurbang kalsada sa Burgos, Iloxur, patay matapos sumalpok sa truck. Tutukan sa report. Nasawi sa aksidente ang rider na si Edsel Pascua sa bahagi ng Barangay Lucaban, Burgos, Iloxur. Sa investigasyon, nag-overtake ang rider sa pakurbang bahagi ng kalsada. Pero nawala ng kontrol kaya sumalpok sa kasalubong na ELF truck. Accident prone area natin talaga yun, ma'am. Hindi po siya nakabalik kaya nabangga niya yung kanyang kasalubong na ELF truck. Itong biktima, ma'am, nakainom. Nagpaalala ang PNP sa mga motorista na mag-ingat para makaiwas sa disgrasya. Wala pang pahayag ang kaanak ng biktima. Sa pool sa CCTV ang banggaan ng truck at SUV sa intersection sa Barangay Dila-Dila, Santa Rita, Pampanga. Binabagtas ng truck ang provincial road nang bigla itong salpukin ng humaharurot na SUV. Base po sa initial investigation na ating ginawa, hindi po nila na-observe yung protocol dun sa intersection. Kasi ang kadalasan naman po kasi yun dahil yung provincial road po na dinadaanan ng truck is usually po yun po yung pinapriority talaga at tumagaling sa barangay road. Humihinto muna and then kung clear naman yung daan, doon pa lang po sila magkocross. Sa lakas ng impact, tinamaan din ang POJ terminal at poste ng kuryente sa lugar. Sugatan sa insidente ang parehong driver. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV. Magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, tutok na at sabay-sabay nating kilalanin this morning ang commanding officer ng Philippine Army na kauna-unahang Pilipinong na nominate sa prestigyosong Cyber Security Woman of the Year 2023. Mga kapuso, let's all welcome Lieutenant Colonel Francel Margaret Padilla Taborlupa. Magandang umaga, Colonel Margaret, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Thank you, Ms. Joanne. Good morning. Good morning po sa lahat ng ating mga kapuso. Unang-una, Colonel, kumusta po ang inyong umaga dyan? So, ito po ngayon ay isang masayang panimula po ng umaga na naman at isang araw na naman po ng pagsaservisyo para sa ating publiko dito sa ating mga Harbinger Troopers.
Oo. Ikaw ang kauna-unahang Pinay na nominate para sa prestigyosong Cyber Security Woman of the Year o CSWDY Award. How do you feel about this nomination, Colonel? Actually, ma'am, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na ako ay mapapabilang sa mga nominasyon kasama ang iba't ibang mga phenomenal women sa cybersecurity sa buong mundo. So ako po ay nagagalak at ito po ay isang oportunidad para maisulong natin ang pangalan ng Pilipinas sa larangan ng cybersecurity. Mm-mm. Bago iyan, sino po ba si Lieutenant Colonel Francel Margaret Padilla Taburlupa? So ako po ay isang miyembro ng PMA Sanghaya Class of 2000. So sa simula po ng aking serbisyo, nag-join po ako sa Army under the Signal Corps. So ang Signal Corps po ay C4S or Command Control, Communications and Cyber. So I'm already 27 years sa pagsiservisyo po sa ating inang bayan. At ngayon po ay naglilingkod ako bilang Commanding Officer ng 7th Signal Harbinger Battalion. Under po ito ng Army Signal Regiment. Dito po kami nakabase sa 7th Infantry Kaugnay Division dito sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Mm-hmm. But all throughout my career po, I have served in a lot of different capacities. So under PSG, as operations, as logistics, as admin. But basically po, umiikot po yung servisyo natin sa C4S o technology. Mm-mm. Kwentuhan nyo naman po kami, Colonel, kaugnay sa Cybersecurity Woman of the Year. Ma'am, yung Cybersecurity Woman of the Year ay isang, actually, under the Cybersecurity, United Cybersecurity Alliance. So, naka-base po ito sa California, sa United States of America. Ang layunin po nila is kilalanin ang kontribusyon ng mga kababaihan sa field ng cybersecurity sa buong mundo. So, tinitingnan yung cybersecurity efforts nila. And ngayon po, this year, nakatanggap po tayo ng nominasyon mula sa 59 countries. At masaya po tayong sabihin na tayo po ay kasama bilang ang Pilipinas po ay napabilang sa final list of candidates. Mm-mm. Colonel, can you tell us more about your involvement in cybersecurity at gaano po kahalaga ang cybersecurity sa panahon ngayon? So, we ma'am in the Philippine Army and particularly the whole armed forces of the Philippines, we acknowledge the importance of cybersecurity. Actually, we declared nga po cyber as the fourth domain of operations along with land, air, and sea. So, dati po Air Force, Army, Navy lang. So, ngayon po meron na rin tayong cyber group. So, as a signal unit, we cater po, sabi ko kanina, sa C4S needs ng Philippine Army. So, anything about command, control, communication, cyber, technology in a nutshell, we provide dun sa units that we service. So, sa case ko po, my area is the 7th Infantry Division, AOR niya. So, Northern Luzon area po. Oo. Maiba naman po ako ng konti, Colonel. Bilang isang babae, ano ang pinaka-fulfilling na part ng pagiging sundalo? Bilang isang babae sa mundo ng kalalakihan, no, yung pagiging sundalo. So, tayo pong mga babae, we bring diversity and different perspectives into the table. So, we offer solutions outside the box. And we are very fortunate po sa Army and the AFP as a whole that they value the presence and contributions of women in the armed service. So they promote gender and development, equity and equality. So even if they are, even in the armed service, we as women, we can contribute in our own way with our expertise. Mm-hmm. Panghuli na lamang po, Colonel, baka meron po kayong nais na sabihin sa ating mga kapuso. Please go ahead po. Sa atin pong mga kapuso, ako po ay nalagay sa final category. Bilang po, top 3 na lang po kami sa Cybersecurity Woman Leader Award. So I am together with 2 other candidates from the US and sana po ay suportahan nyo ang nominasyon na ito. So sa pagboto po, makikita po sa screen, ibibigay po natin ng QR code para makapagboto po kayo. Ang pangalan ko po ay nasa number 7 and pwede po tayong bumoto hanggang July 5. So ito pong panalong ito, kung sakasakali, ay panalo rin po ng bawat isang membro ng Pilipino at ngalan ng ating inang bayan Pilipino. Wow. Salamat po.
Wow! Ngayon pa lang, congratulations na Lieutenant Colonel Francel Margaret Padilla Taburlupa, and we're praying na sana makamit mo ang victory on your nomination and award soon. Maraming salamat at ingat ka palagi. Maraming salamat po. Ingat din po kayo palagi, lalo na din po sa cyber domain. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Delivery rider na nag-aalok ng paupahang bahay sa social media huli sa entrapment operation sa San Nicolas, Ilocos Norte. Nakatutok, Gab de Luna. Huli sa entrapment operation ng isang delivery rider na umunoy scammer sa San Nicolas, Ilocos Norte. Tubong Batac City ang suspect. Sa investigasyon, nagpapanggap ang suspect na nagpapaupa ng apartment. Kinukuhanan daw ng larawan ang mga bahay na pinagdadalhan niya ng pagkain bilang delivery rider, saka pinopost sa social media. Ang modus ng suspect, hinihingan ng paunang bayad ang kanyang mga biktima na naghahanap ng mauupahang tirahan. Ito nga nayawat tayo jay korta nga down payment dito yung apartment worth 15,000. At hindi nayawat tayo nga tinilutay nga dagosin dito yung suspect. Napilaan tayo iso na ti stapa in relation to cybercrime hapo. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang suspect. Nagpaalala ang otoridad sa publiko upang hindi mabiktima ng online scam. Bukas niya po, bisitahan tayo lahat ng mismo personal kaysa tiwala tayo dito online kasi mutay mo nga uso-uso tatati scam, adudag ito yung mga isi scam. So dapat ko hantay nagtutiwala nga dagos ako. Gab de Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. 90% na o katumbas ng 11 mula sa 12 illegal fishing structure ang tuluyan ng na-demolish sa Angalacan River sa Mangaldan, Pangasinan. Isang fish pen na lang ang natira matapos umanong makiusap ang operator na anihin muna ang mga isda para hindi malugi. Pabor ang mga apektadong mangingisda sa planong gawing ecotourism site ang Angalacan River, kaya kinakailangang baklasin ang mga ilegal na istruktura. Sunod na isasagawa ang malawakang paglilinis sa Angalacan River para masimulan ang proyekto. Mabilis at pantay na pangangasiwa sa justice system. Yan ang target ng Justice Sector Coordinating Council o GSCC sa paglulunsad ng Economic Tourism Justice Zone sa Tagaytay City. Sa ilalim nito, tinitiyak nitong reforma para sa epektibong koordinasyon, komunikasyon at kooperasyon ng executive at judiciary. Mapapabilis daw nito ang proseso ng pagdinig sa bawat kaso sa korte. Dahil dito, magpupulong ang mahukom, prosekusyon at tagapagpatupad ng batas. Makatulong din umano ito na makahikayat ng mga investor dahil kung may mataas daw na serbisyo ng hustisya, mangangahulugan din ito ng paglago ng ekonomiya. Malaking bagay lalo't ayon sa DILG, kakaunti lang ang may access para sa legal assistance. Vast majority or more than 70% were able to access help through friends and family. Only 9% responded that they could access a government legal aid office, and only 12% could access the court or some government body or the police. Vice Ganda, inilarawan ng GMA Network bilang kapitbahay na handang tumulong. Naritong report. Inilarawan ni Vice Ganda ang GMA Network bilang isang kapitbahay na handang tumulong sa panahon ng pangangailangan at handang mag-alay ng bayanihan sa mga nangangailangan na kapwa Pilipino. Sumisimbolo sa mga karanasan ng mga Pilipino ang nangyari sa It's Showtime at ang paghanap nito ng bagong tahanan sa GTV. Anya, ang paglagda nila ng kontrata sa bago nilang tahanan ay magiging susi o magiging simula ng napakaraming magaganda pang susunod na pangyayari. Mapapanood ang It's Showtime bukas, July 1, alas 12 ng tanghali sa GTV. Magpapasaya ang ilang cast ng Abot Kamay na Pangarap si Kapuso Fan sa Balangas City sa Bataan. Bukod kay Jillian Ward, makikisaya rin si Kapuso Mall Show sina Eunice Lagusad, Allen Dizon, Jeff Moses at John Vic de Guzman. Magaganap ang Kapuso Mall Show sa Vista Mall bukas, July 1, alas 4 ng hapon. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Muling magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV.
Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Arestado ang 34 anyos na lalaki sa drug buy bus operation ng otoridad sa Barangay 7, Vigan City. Ayon sa otoridad, ang suspek ay isang high-value individual o top 10 regional priority target at dati ng drug surrenderer. Nakuha sa suspek ang tatlong plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 6,800 pesos. Nabawi rin ang 1,000 peso bill na buy bus money. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect. Patay ang 26 anyos na si Clexi Ilacad matapos pagsasaksakin ng 33 beses ng kinakasama niyang si Rodante Palangdao sa Barangay Poblasyon, Paraceles, Mountain Province. Tumakas ang sospek matapos ang krimen pero sumuko rin sa pulisya matapos ang ilang oras. Ayon sa pulisya, matinding selos ang nakikitang motibo sa krimen. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang sospek. Pero batay sa pahayag ng sospek sa PNP, nagsisisi raw siya sa ginawang krimen. Hustisya ang panawagan ng pamilya ng biktima. Po namin na makita na mabulok po siya sa kulungan. Mm-hmm. Para makamit po namin yung hustisya. Technical conference para sa pre-qualifying meet ng palarong pambansa ay sinasagawa sa Ilocos Norte. Tunghayan sa report. Isinagawa ang technical conference para sa pre-qualifying meet ng palarong pambansa na gaganapin sa Ilocos Norte sa darating na July 17 hanggang July 21. Dumalo ang iba't ibang delegado mula sa Region 1, 2, 3 at Cordillera Administrative Region. Sa pre-qualifying ng palarong pambansa, Cluster 1 ang Region 1, 2, 3 at CAR. Team events ang paglalabanan ng mga kalahok gaya ng basketball, volleyball, sepak takraw, football at futsal. Nagsagawa ng ocular inspection sa mga gagamiting pasilidad sa iba't ibang eskwelahan sa Bacara, Lawag City, Sarat at San Nicolas. Iseselect po yung top 2 performers per team event. Sila po ang magre-represent ng Cluster 1 sa palarong pambansa. Ito po ang pinag-uusapan ngayon at ang Region 1 at ang Schools Division of Ilocos Norte, sila po ang mag-host, tayo po ang mag-host dito ng pre-national qualifying meet. Nakikipag-ugnayan ang pulisya sa Department of Education para sa seguridad ng mga delegado. Tiniyak ng Lawag City Police Station na maglalaan sila ng mga pulis na magbabantay sa seguridad ng mga atleta. Yung venue security, saka yung road security, sigurado sa PNP tatasking yan. Pero sa Lawag City, hindi namin alam kung ano pa yung mapapagkasunduan o kay anong sasabihin ng mga organizer. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Kwenta ng tagumpay sa negosyong 15 pesos na pastil, ibinahagi ng isang ginang sa Kalasyaw, Pangasinan. Tunghayan sa GMA Regional TV Presents. Ang food cart na ito na may bentang kanin with ulam on top, binabalik-balikan ng mga estudyante sa Kalasyaw, Pangasinan. Sa halaga kasing 15 pesos, solve ng iyong agahan o pananghalian sa pastil on the go. Suki rito ang magkaibigang grade 12 students na sina Berlin at Lalin. Mura lang siya, tapos pasok sa budget. Hindi na po kailangan bumili sa labas ng kasi po may ulam na tapos kanin. Ang pastil on the go, negosyo ng ginang na si Grace Aquino mula Barangay San Miguel. Nagsimula lamang daw ito Disyembre nung nakarang taon. Ang isang cup ng kanin, merong chicken strips in different flavor gaya ng adobo, spicy chicken, Bicol Express at iba pa. May dagdag pang slice egg. Kada araw, umaabot daw ng 2,000 o higit pang piraso ng pastil ang nauubos. 40% mula sa benta ang kinikita araw-araw ng pamilya ni Grace. Nakuha ko talaga yung idea sa Manila po. Tapos sabi ko, parang okay to maging business. So gusto namin i-target yung mga estudyante din po din. At the same time kasi gusto namin matulungan yung mga estudyante na kulang ang budget for lunch, for meal. At mula sa negosyong sinimulan nilang mag-asawa, ngayon, meron na silang mga kasamang nagtitinda gaya ng grupo ng mga kababaihan at maging mga estudyante na nagsisilbi nilang reseller. Tsaga lang ma'am, tapos maniwala ka lang na papatok yung negosyo mo kasi pag hindi ka talaga maniniwala, mamala, hihinto ka na lang.
Ganun na lang po yung mangyayari. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. People who know little are usually great talkers, while men who know much say little. By Zanza Russo. Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Harold Reyes. Maaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si Joanne Punsoy, buong puso para sa Pilipino.